Hi. May nagtanong sa akin, Jan, bakit parang ang dami-daming sapatos ni Imelda nung napalaya sila sa Malacañang noong araw, 1980s? Nakitaan ng mga 3,000 pairs of shoes si Imelda doon, stock mo ng closet. Ba't ganun? Parang vanity ba yan ngayon? Alam nyo, bibigyan ko kayo ng magandang explanation na historically. Nung araw kasi, panahon ni Marcos, dinidevelop yung Marikina to become the shoe capital of Asia. So yan ang dream ng mga Marcos noon. Kaya yung Marikina shoe industry, napakadami dyan at saka makadaming factory ng mga shoes dyan, at gusto ni Makoy na gagawin yan, yan siya dyan magiging factory ng sentro ng popular brands like Adidas, Nike, mga ganun and so on and so forth, no? Yung mga brands na ngayon makikita mo na nasa China na at saka Vietnam ginagawa. Nung araw, gusto ni Marcos na talagang malipat yan siya dyan. Buong Asia ang pinaka magagaling at pinaka maganda gumawa ng sapatos noong araw ng panahon is yung Marikina, kasi inaalagaan yan siya, ni dinevelop talaga yan ni Imelda. So yung mga may mga maliliit na manufacturing dyan ng mga sapatos sa Marikina, it was an honor and pride for them na tuwing gumagawa sila ng ano, ng bagong design, binibigyan nila ng copy na parang prototype si Imelda Marcos. At ganoon na rin din si Ferdinand Marcos, binibigyan din nila ng prototype. So proud na proud sila kapag nakita nilang sinusuot ni Imelda yung mga sapatos nila. Tsaka sa mga state visit ni Imelda, pupunta sa ibang bansa, nagdadala talaga yan si Imelda ng mga sapatos galing sa Marikina para i-market, para i-present niya doon sa mga royalties sa ibang bansa, sa Middle East, sa iba-ibang bansa, no, na pinupuntahan nila. Parang sino-showcase niya, minamarket niya yung ano talaga, tinutulungan niya ano, para maging para sumikat, para ma-patronize yung Marikina shoe industry natin. Kasi nga, gusto nga nila maging capital tayo ng gusto ng mga Marcos, maging shoe capital tayo. So yung mga factories dyan, nagbibigay ng mga sample talaga na para isuot ni Imelda. Tsaka tuwing isusuot na ni Imelda, lumalabas yan sa mga pahayagan, sa dyaryo na, isuot ni Imelda yung sapatos na yung gawa namin. So, masayang-masaya sila nun. So, ayun. So, we were hoping talaga na maging center yung Philippines nung araw para sa mga factory ng mga sapatos maglilipat sa atin. So, konting pitik na lang nun talaga magiging capital na tayo ng shoes. Pero, nung natanggal yung mga Marcos, wala na, hindi na nangyari. Okay? Kasi yung pumalit, yung mga Aquino, tinreat nila yung mga shoe factories dyan as parang, dahil nagbibigay ng sapatos kay Imelda, parang inano sila na crony sila ng mga Marcos. Kaya, hindi naman sila pinahirapan, pero para yung programa na tutulungan sila para sa kanilang export at saka makaposisyon sila dito sa Asia, hindi na sila ano, para hindi na sila pinapansin, hindi na sila naalagaan. Kaya ngayon tingnan mo yung Marikina shoe industry. Pag pumunta ka dyan sa Marikina, para na siyang patay na industry, para na lang siyang, ewan ko, wala na. Kasi tinan mo ngayon, yung mga sapatos hindi sa Pilipinas pinapagawa. Pinapagawa na siya, yung mga made in Vietnam na, made in Indonesia, made in China, pero hindi na Pilipinas, no? So yun yan. Hopefully, ngayon, pagbalik, ngayon nakabalik na si Bongbong Marcos, hopefully, mabigyan na naman ng attention yung Marikina at ma-develop natin yung shoe industry natin. Yan ang katotohanan dyan. Hindi na kikita sa history, hindi na susulat dahil puro politika lang. So at sana maayos natin itong pananaw na to, matulungan yung mga kababayan natin sa Marikina at ma-redevelop uli at ma-relaunch uli yung Marikina shoe industry through the kindness of the Marcoses.
Magandang umaga po.